mga karagarag, welcome back to my vlog. Isang napaka-blue na umaga sa inyong lahat mula dito sa Doha, Qatar. Siyempre, energy pa rin si Kuragan. Kahit may tonsil pa yan, kahit malaki pa yung pimple sa pagmumukha o bakas ng kahapon sa mga kaganapan sa Miss Universe. Pero ito yung natapos na, naka-move on na tayo. Kaya pag-uusapan natin ngayon mga karagarag ang mga orasyon kung bakit hindi masungkit-sungkit ng Thailand ang corona ng Miss Universe. Ano nga ba ang dahilan? So, simulan na natin ang orasyon mga karagarag. Let's start tayo sa mga... Bakit nga ba kahirap masungkit ng Thailand ang corona ng Miss Universe? Yan yung tanong sa akin ng kaibigan ko. Ito yung magiging reaction ko. Alam natin na ang Thailand, ilang taon na rin silang namamayagpag sa high placement sa Miss Universe at munti ka na nga silang makasungkit ng corona sa panahon ni Maria at sa panahon ni Fasay. So, bakit nga ba bigla na lang shook yung performance nila. Sa pagdating kasi sa Q&A mga karagarag, doon talaga sablay ang kandidata ng Thailand. Lalo pat laging napupuntang mga tanong sa kandidata nila ay mahirap na tanong ng isang contestant sa Miss Universe. Kaya doon pa lang medyo sablay na agad sa Q&A. Doon lang talaga laging dihado ang Thailand. But alam natin na sa mga kandidatang pinapadala nila is talagang palaban ang mga kandidata ng Thailand sa IMG era. Talagang namamayagpag sila. Alam natin at nakikita na natin yan. Sa taong to, si Amanda Obdam, isa sa pinakamalakas na kandidata ng Thailand na pinadala rin nila at isa sa mga pinakamalakas na frontrunner ng Asian candidate sa taong to. So ano nga ba ang nangyari? Bakit hindi natupad ang hashtag It's Time for Thailand? Diba yun yung hashtag nung send-off ni Amanda Obdam, hashtag It's Time for Thailand. Bakit naging hashtag Better Luck Next Time Thailand? So ito yung magiging obserbasyon ko, magiging opinion ko, sariling pananaw ko lang, sariling opinion ko lang, respetuhan na lang tayo kasi may kanya-kanya tayong opinion. So, base sa obserbasyon ko, base sa sarili kong mga haka-haka, hanggat hindi change ng Thailand ang kanilang style sa pag-i-inspire ng ibang kandidata sa kanilang pambato, never nilang masungkit ang corona ng Miss Universe at maiuwi ito sa Thailand. Hanggat hindi sila gumawa ng sarili nilang trademark sa Miss Universe stage, hindi nila talaga masungkit ang corona ng Miss Universe. Malalakas ang kandidata ng Thailand na pinadala nila sa IMG era. Alam natin yan mga karagarag, doon lang talaga nagkaanuhan na nawala sila masyadong authenticity. Authenticity ba ang tawag sa English? Wala silang sariling marka na pina-apply sa kandidata nila. More on inspired sila eh. For example, inspired by Katrina Gray walk, inspired by Katrina Gray gown, inspired by Katrina yung kilos ni Katrina Gray. Makikita mo kasi sa mga kandidata na pinapadala nila na andun yung aura ng isang Katrina Gray. Katrina Gray is Katrina Gray. Alam natin yan. May marka na talagang iniwan si Katrina Gray sa history ng Miss Universe. Hanggat ang isang kandidata kinagaya o nag-inspired kay Katrina Gray, hindi talaga masungkit nila ang corona ng Miss Universe. Kasi nakikita ng mga judges, nakikita ng mga tao na, ay, very Katrina. Yun talaga eh. Hindi makikita na, oy, wow, Amanda Obdam, di ba? Ang nakikita nila kay Amanda Obdam is ang katauhan ni Katrina Gray. Yun yung mali nila. Alam natin na maganda si Amanda, alam natin na very competitive si Amanda, but in-apply kasi nila kay Amanda yung inspired way walk ni Katrina Gray. Kaya yun medyo hindi talaga siguro nakadestine rin kay Amanda Obdam ang Miss Universe crown sa taong to. At alam natin na sabi nga ni Madam Paula na hinanap nila yung totoong
totoong tao na hindi nangungopya, yung hindi ganun, yun yung hinahanap nila, which is eh. At kaya hanggat hindi gumawa ng ano, ang Thailand ng sarili nilang trademark, sarili nilang footprint sa Miss Universe stage, mahirapan silang iuwi ang corona kahit gaano pa kagaling yung ipapadala nilang kandidata sa Miss Universe. Dalawang taon na tayong tinalo ng Thailand sa high placement. Gasini Ganados and Rabia Mateo, talagang pinataod tayo ng Thailand sa dalawang taon na to sa placement ng Miss Universe. So, natin na ang Miss Universe Thailand organization ang isa sa pinaka-the best na ano ha, na organization na masasabi natin very supportive sa kanilang kandidata na talagang todo bigay para lang ipanalo ang corona ng Miss Universe. Nakikita natin kung paano nila prepare si Amanda Udam. Nakikita natin kung ano yung ginawa nila kay Amanda Udam, kung anong paandar yung ginawa nila, kung anong pabunggahang photoshoot, kung anong mga kahit ikan pa yung ano lang, maiangat lang at mapansin lang yung kandidata nila, which is napaka very impressive. Mga karagara, grabe yung pagkapagabi saya, pagka-English ni Corgano. So yun lang talaga yung nakikita ko. Kayang panalunin ng Thailand ang corona ng Miss Universe kung gagawa talaga sila ng sarili nilang tatak sa Miss Universe stage. Na yung ano ba, yung makikita natin very Thailand talaga yung kandidata nila, na ang dami nilang pwedeng ano, explore na idea sa isang kandidata nila. Ang culture ng Thailand, napakaganda. Yun, pwede nilang i-apply sa isa kandidata nila, na makikita nila yung ano, beauty ng Thailand sa kandidata nila. Hindi yung nag-inspired sila sa ibang kandidata sa ibang bansa. Kaya, yun lang yung masasabi ko, mga karag-karag. So, abangan natin kung sino yung magiging malakas rin ulit na kandidata ng Thailand na lalaban sa 70th edition ng Miss Universe. Sana mag-ano sila, baguhin nila yung style nila. Kasi, andun na eh, malapit na talaga masungkit ng Thailand ang corona. Konting push na lang talaga masungkit na nila ang corona ng Miss Universe. And I'm so happy sa performance ni Amanda. I'm so happy talaga na nakaabot siya sa top 10, isa sa mga Asia na ano, lumalaban din sa mga Latina sana. But sad to say, ano, hanggang top 10 lang talaga din yung destiny ni Amanda. But who knows, in 70th edition, sa 70th edition ng Miss Universe, baka hindi natin alam na ano din, ibang pakulo na naman ang gagawin ng Thailand para masungkit ang corona. Sana, ano lang, more on authenticity sila. Tama ba yung English ko? Authenticity? Amot lang kuragan, basta. At ano ang masasabi nyo, mga karag-karag? Comment below. At naniniwala ba kayo na kayang sungkitin ng Thailand ang corona ng Miss Universe? At ano yung mga idea ang maibigay ninyo para sa Thailand? Kasi alam natin na isa rin talaga naman sila ngayon sa mga strongest ano, Asian country na lumalaban talaga, na ilang years na rin sila nakapasok sa high placement. And thank you for watching, mga karag-karag. Kung may idea ka at kung ano yung suggestion nyo, kung ano yung masasabi nyo, mag-ingay tayo sa comment section, mga karag-karag. And thank you so much for watching. And please don't forget to subscribe my channel kung mahilig ka sa pampag-good vibes na beauty pageant reaction. Subscribe Kuragan Karag, ang babaeng nagkarag-karag. Bisaya ning dako day. Kung mahirapan na si Tagalog day, magbisaya na si Kuragan day. Ayaw lang pa English sa si Kuragan. Kay bugo jud kay kong English, period. And bye-bye.